Nasaan ang alaga ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Yung mga swerte mo, hindi yan basta swerte lang. May pinanggagalingan yan. Nasaan ang sigbin? Ako si Tupe. Nakatira ako sa Cebu. Dito sa lugar namin nauso ang mga kwento tungkol sa aswang. Meron ding mga kwento tungkol sa mga mambabarang. At ang huli, ayan tungkol sa mga sigbin. Sa katunayan, isa si Lolo sa magpapatunay na totoo sila. Nung kabataan niya kasi, ay nakakita siya ng sigbin. Ang sabi niya, nakakatakot daw ang itsura ng isang sigbin. Para tong isang aso na may mahahabang paa, matatala sa mga kuko, may mahahabang buntot, may kaliitan ng hugis ng kanilang ulo na parang isang daga. Napakatulis din ang kanilang mga tenga, na kahit sa malayo, ay maririnig ka. Mababait po ba ang sigbin, Lo? Ako po, walang sigbin na mabait. Bakit naman po? Pinaniniwalaan kasing alaga sila ng mga aswang. Napaisip ako sa sinabi ni Lolo. Ibig sabihin pala, nangangain din sila ng tao. Kung ganun, kumakain pala sila ng tao? Oo, mahilig rin sila sa dugo at naman tulad ng aswang. Kaya nilang sipsipin ang dugo mo kahit saan hino mo lang. Dahil sa sinabi ni Lolo, tumatak sa isip ko na masama ang mga sigbin. Kaya sa tuwing gagabihin ako ng uwi ay lagi ako natatakot. Iniisip ko kasi na baka makakita ako ng sigbin. Isang araw, habang nasa bahay ako ng kababata kong si Rene, ay minarinig kaming usapan. Napadungaw kami sa bintana nila. Nakita namin sa labas ang mama ni Rene at ang isa pa naming kapitbahay. Ang sabi ni Mang Berto, may nakita daw silang sigbin kagabi. Sinubukan daw nila itong hulihin, ngunit napakabilis daw nito. Ang sabi niya pa, naubos daw ang mga alaga niyang manok dahil kinain daw nito. Baka nagsimula na naman ang pag-atake. Naku, kailangan mahuli ang salot na yan. Huwag kang magalala, gagawa namin ang paraan. Pagkalis si Mang Berto, agad kami nagkatinginan ni Rene. Totoo kaya yun? Hindi ko rin alam. Ano kaya kung sumama tayo? Hindi ko ba natatakot? Ba't naman ako matatakot? Marami naman tayo, tara na. Sige, sama tayo. Napagkasundoan namin ni Rene na sumama kay Mang Berto. Nang makauwi ako sa bahay, ay agad ko itong sinabi kay Lolo. Lo, totoo ba yung sinasabi ni Mang Berto? Yung tungkol sa nakita niyang sigbin. Opo, sabi niya huhuliin daw nila eh. Hindi na ako magugulat kung may umatake mang sigbin. Bakit naman po, Lo? Kaya nga nang sabi ko sa'yo noon, simula pa man ay totoo sila. Nang sabihin ko kay Lolo na sasama ako mamayang gabi, ay pumayag naman siya. Ang sabi niya, malaki na raw ako para magdesisyon sa sarili ko. Naghintay akong sumapit ang gabi. Bandang alas sa isang gabi ay nagtungo na ako sa bahay nila Rene. Naabutan ko siyang kausap ang kanyang nanay na si Aling Nene. Mag-iingat kayo, Tope, ha? Opo, huwag kayong mag-alala. Huwag na huwag kayong hihiwalay sa grupo. Alam na namin yun, ma. Sige po, alis na po kami. Nagpaalam na kami at agad nagtungo sa bahay nila Mang Berto. Pagkarating namin sa kanila, ay nakita namin ang mga alaga niyang manok. Hindi na maipinta ang mga itsura nito. Nagkalasog-lasog na natila kinain ng isang mabangis na hayop. Yan ang ginawa ng sigbin sa mga alaga ko. Sigurado po ba talaga kayo sigbin ang may gawa niyan? Walang ibang gagawa niyan kundi isang sigbin lang. Paano po kung iba pala? Mga aswang, ganun. Natahimik si Mang Berto at tinitigan niya kami. Sa uri ng pagkakatitig niya ay para bang may pag-aalinlangan sa kanya. Lumapit siya sa amin at bigla siya nagsalita. Alam niyo bang swerte ang mga sigbin? Nagkatinginan kami ni Rene. Puno ng pagtataka ang mga mukha namin. Paano naman po naging swerte? Di ba nga nangangain sila ng mga tao? Mga bata pa kasi kayo kaya hindi nyo alam ang kwento. Ano po bang ibig sabihin nyo? Halina kayo, sumama kayo sa akin at ikukwento ko sa inyo. Sumunod kami ni Rene sa kanya. Umasok kami sa bahay niya at nagtungo sa isang kwarto. Doon nakita namin ang iba't ibang uri ng gamit pambitag. Ang mas nakapukaw ng atensyon ko ay ang isang bagay na nakasabit sa pader. Ano po ito, Mang Berto? Ah, yan! Kuko ng sigbin yan. Po? Kuko ng sigbin? Ba't kayo may ganyan? Galing yan sa pumanaw kong ama. Pamana niya. Napatingin ako sa kukong nasa pader. Malaki ito at matulis. Dati pa man ay marami ng sigbin ang maaatake sa lugar natin. Naalala ko nga po ang kwentong yan sa lolo ko. Pinaniniwalaan nung unang panahon ang swerteng dala ng mga sigbin. Sa ano pong paraan? Lumapit si Mang Berto sa amin at doon na siya nagsimula magkwento. Ayon sa mga sabi-sabi noong unang panahon, ang mga sigbin ay pinaniniwala ang magdadala ng swerte kapag nagawa mong alagaan to. At dito na magsisimulang papasok ang walang katapusang swerte sa'yo. Hindi raw lahat ng nakakahuli nito ay siniswerte. Gagana lang daw ang swerte kung talagang magugustuhan ka ng sigbin. Sabi rin daw sa mga kwento, nagpapahuli ang sigbin kung gusto ka nitong bilang amo. Hanggat hindi ka nilalayuan ng sigbin, ay mananatili ang kapit ng swerte sa'yo. So tingin nyo, totoo ang kwento? O naman, naalala nyo ba si Mang Kanor? Opo, yung kapitbahay namin noon na biglang yumaman. Ano sa tingin nyo ang dahilan ng biglaan niyang pagyaman? Napaisip kami sa sinabi ni Mang Berto. Doon ko napagtanto ang ibig niyang sabihin. Yan po ba yung dahilan kung bakit gusto niyong hulihin yan? Oo, pag yumaman ako, bibigyan ko kayo. Di ba po nakadepende pa rin yun kung pipiliin kayo ng sigbin? Oo nga po, paano kung hindi kayo magustuhan? Ayos lang, ikukulong ko na lang siya. Tapos, hahayaan ko magustuhan niya ako. Matapos ang usapan namin, ay umalis na kami.
Nagtungo kami sa gubat dahil doon daw namumugad ang mga sigbin. Habang naglalakad kami, ay hindi ko maiwasang mapatingin sa mga kasama ko. Sa pagkakabilang ko, ay walo kaming lahat. Binilinan kami ni Mang Berto na dapat daw ay maging alerto kami. Sinunod namin na rin ang sinabi niya. Kami lang dalawa ang bata sa grupo. Kaya maya't maya kami kinakamusta ng mga kasama namin. Habang papalapit na kami sa pugad ng sigbin, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Aminado naman ako talagang natatakot ako. Pero may iba pa akong dahilan. Nakita ko medyo malayo na ang distansya ng mga kasama namin. Huminto muna ako at agad kong kinausap si Rene. Wala ka bang napapansin na kakaiba? Tulad ng ano? Pakiramdam ko kasi may nakamasid sa atin. Agad na inilibot ni Rene ang kanyang mga paningin sa buong paligid namin. Wala naman ah. Kanina pa kasi iba ang pakiramdam ko eh. Baka dala lang ng takot yan. Magsasalita pa sana ako nang bigla naming narinig si Mang Berto. Ano? Magpapaiwan na lang ba kayo? Andiyan na po! Patakbo naming tinungo ni Rene ang kinaroroonan nila. Nang makalapit na kami, ay nagulat kami sa aming nakita. Sa aming harapan, nagkalat ang nagkalasog-lasog na katawan ng hayop para itong sinakmal ng isang mabangis na nilalang. Maging alerto kayo! Nasa paligid lang ang sigbin! Nang mga oras na yon, ay talagang kinilabutan ako. Hindi ako yung tipo ng taong sanay sa mga ganitong sitwasyon. Sa totoo, hindi ako matapang. Kaya lang naman ako sumama kasi gusto kong patunayan kung totoo ba talaga ang sigbin. Pero habang naghihintay kami, ay may bigla kaming narinig. Napalingon ako sa may kakahuyan kung saan nanggagaling ang mga kaluskos. Pinakiramdaman namin ang buong paligid. Hanggang sa bigla na lang may kung anong tumakbo patungo sa amin. Napakabilis nito. Sa isang iglap, ay nasa harapan ko na to. Sa sobrang takot ko, ay hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko ang malaki nitong mata. Mas matangkad ko kaysa sa akin. May mahabang mga paa at napakatulis sa mga kuko. Mahaba rin ang mga tenga nito. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ako gumagalaw. Dahil baka sakmalin ako ng nilalang na to. Narinig ko ang mga sigaw ng mga kasamahan ko. Nang akmang tatagain na nila ang sigbin, ay mabilis itong kumaripas ng takbo. Sinubukan nilang itong habulin pero hindi na nila ito naabutan. Para ako nabunutan ng tinik. Paupo akong bumagsak sa lupa at hingal na hingal dahil sa sobrang takot. Ayos ka lang ba, tope? May sugat ka ba, tol? Hindi ka ba ginalaw ng sigbin? Halos hindi ko magawang makapagsalita. Talagang natroma ako sa nangyari. Nanginginig ako umuwi sa bahay. Matapos to, si Rene na lang ang nagkwento kay Lolo sa mga nangyari. Dahil dito, ay nagalit si Lolo at pinagbawalan niya na akong sumama kay Mang Berto. Dahil sa naging karanasan kong to, ay hindi na talaga ako sumama sa kanila. Akala ko, yun na ang huling beses na makakita ko ng sigbin. Pero mali ako, hindi ko alam na dahil sa nangyaring yun, ay nagkaroon ako ng koneksyon sa nilalang na yun. Dalawang linggo ang lumipas, ay naging payapa ang lugar namin. Ang sabi-sabi ng mga kapitbahay, ay lumipat na sa ibang lugar ang sigbin. Sobrang natuwa ako sa balitang yun. Pero sa isip ko, ay hinding-hindi ko na makikita ang nakakatakot nitong mukha. Ang hindi ko alam, ay namamahay na pala ito sa mismong bahay namin. Hapon ito, araw ng Biyernes, napadaan ako sa lumang bodega ni Lolo. Abandonado na to dahil may sira na ang bubong at may mga maliliit na butas na rin ang pader. Inutusan ako nito ni Lolo na maghanap ng kahoy na ipanggagatong namin. Dahil tamad ako magtungo sa kakahuyan, ay naisipan kong sa lumang bodega niya na lang ako maghanap. Lalo ko sanang wasakin na lang ang kahoy ng pintuan. Papalapit na ako sa pintuan nang may narinig akong kakaiba sa loob. Kaya napatigil ako. Meron ako naririnig na ingay. Hindi ako kagad pumasok dahil iniisip ko na baka isang malaking ahas ang namamahay sa loob nito. Hindi na sana ako kukuha. Pero nang mapansin kong parang may nanghahalungkat sa loob, parang taong nangangalkal. May mga naiwan pa kasing mga lumang gamit si Lolo sa loob nito. Iniisip ko nito na baka may magnanakaw. Uso din kasi sa lugar namin yung mga batang nagnanakaw ng mga bakal eh. Pumapasok sila sa mga bahay tapos binibenta nila sa junk shop yung mga nakukuha nila. Kaya mabilis kong binuksan ng pintuan at agad na pumasok sa loob. Nang mga oras na to ay 5 na ng hapon. Kahit maliwanag pa sa labas, ay madilim na ang buong paligid ng bodega. Hindi to kalakihan kaya may kita mo ang pinakadulo ng kwarto. Nagpalingon-lingon ako sa paligid, pero wala naman ako nakitang tao. Lalabas na sana ako, nang bigla na lang may mahagip yung mga mata ko. Sa isang iglap, nagsitayuan yung mga balahibo ko. Sa mga oras na to, ay hinihiling ko na sana panaginip na lang ang lahat. Pero alam kong totoo to, nakatayo sa aking harapan ang sigbin na hinahanting nila Mang Berto. Gaya ng una, titig na titig lang ako sa kanya. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ko magawang kumilos. Akala ko katapusan ko na, pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing yumuko ang sigbin sa harapan ko. Para siyang nakaluhod na tila nagbibigay respeto sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya naman ang matras ako. Hindi siya gumagalaw ng mga oras na to. Kaya sa isip ko, pagkakataon ko na to para tumakas ako. Walang pagdadalawang isip, kumaripas kagad ako ng takbo. Nang makalayo na ako sa bodega, dito na ako nagsisisigaw. Tulong! May alibaw! Ano ba nangyari sa'yo, bata ka? Lo! May sigbin! Ano? May sigbin, Lo! Agad nang kumpulan sa bahay namin ang mga kapitbahay namin. Maging ang pamilya ni Rene,
ay nagpuntahan din. Tol, ayos ka lang ba? Nakita ko ulit yung Sigvin. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Nakita ko mismo. Nasa lumang bodega namin. Hindi natuloy ang pag-uusap namin na rin eh, nang biglang dumating si Lamang Berto. Tinungo namin isko ang bodega. Wala kaming nabutan dun, Tope. Baka naman ang mamalik bata lang bata. Alam ko po yung nakita ko. At sigurado ko, yun yung Sigvin na nandun sa gubat. Tumahimik silang lahat. Kung paano nila ako tingnan, alam kong hindi sila naniniwala. Dahil sa inis ko, ay umalis na lang ako. Inisip ko kung anong dapat kong gawin para mapatunayan sa kanila. Kinagabihan, kahit anong gawin ko, ay gising pa rin ang diwa ko. Bumangon ako at lumabas sa aking kwarto. Nakaramdam ako ng uhaw kaya nagpunta ako sa kusina namin. Habang nilalago ko ang isang basong tubig, ay may narinig akong kaluskos. Nagmumula to sa likod ng bahay namin. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko ang lumang bodega namin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nagtutulak sa akin na magpunta doon. Kahit gabi na, ay lumabas ako. Dala ang flashlight namin, ay nagtungo ako sa lumang bodega. Pinihit ko ang pintuan ng dahan-dahan at minuksan to. Pagpasok ko, nakita ko siya. Nakaupo ang Sigvin sa gitna ng bahagi ng bodega. Parang hinihintay niya talaga ang pagdating ko. Kahit nakakatakot ang itsura niya, ay nawala ang pangamba ko. Sa di malamang dahilan ay kinausap ko siya. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin. Ngunit isang mahinang ungol lang ang kanyang naging tugon. Pakaramdam ko gusto niya akong kausapin. Kahit hindi ko siya maintindihan, ay nanatili ako dito. Panay lang ang pagkakausap ko sa kanya. Hindi ko namalayan ang takbo ng oras. Nakatulog na ako. Nagising na lang ako dahil sa sinag ng araw. Hindi ko napansin na sa bodega na pala ako nakatulog. Agad kong hinanap ang Sigvin ngunit wala na siya sa loob nito. Paglabas ko ay agad kong nakasalubong si Lolo. Pabihira kang bata ka! Kanina pa kita hinahanap! Pasensya na po, Lo. Ano bang ginagawa mo dito sa bodega? Wala po, may kinuha lang po ako. Hindi ko sinabi kay Lolo ang totoong dahilan. Nilihim ko to dahil alam kong pag nalaman nila ay matatakot sila. Sinubukan kong isawalang bahala ang tungkol sa Sigvin. Pero habang tumatagal, hindi ko na maiwasang isipin to. Isang araw, habang pauwi ako galing sa barkada ko, ay nagulat ako sa nakita ko. Kahit nasa malayo pa lang, ay natatanaw ko na siya. Para bang sinisigurado niyang makakauwi ako ng ligtas sa bahay namin. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siyang nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa ng Sigvin. Kahit nakakatakot ang itsura nito, ay hindi na ako nakakaramdam ng kaba. Para bang nasasanay na ako na nakikita ang nilalang na to. Akala ko pag tumagal na, ay titigil na rin siya sa akin. Pero hindi. Hanggang nasasanay na ako, na sa tuwing gabi binabantayan niya ako kahit saan ako magpunta. Hindi nagtagal, ay naging alaga ako ng aking Sigvin. Isang araw, habang papauwi ako sa bahay ay nakita ko sila Aling Nene. Nakita kong kasama niya si Aling Gracia. Nang makadaan ako sa kanilang kinaroroonan, aksidente ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Narinig mo na ba yung balita? Tungkol saan? Yung gumagalang Sigvin sa lugar natin. Akala ko ba umalis na yun sa lugar natin? Ang sabi ni Isko, mukhang may amo na raw to. Nagulat ako sa mga narinig ko. Kahit hindi pa naman nabanggit ang pangalan ko, ay talagang kinabahan ako. Kaya mabilis na akong umuwi sa amin. Pagkarating ko, ay diretso ako nagtungo sa bodega. Nakita ko si Lolo na papasok sana doon, pero agad ko siyang pinigilan. Lo, ano pong ginagawa niyo rito? Kanina ko pa kasi naririnig. Ang kakaibang ingay dyan sa loob. Maingay? Baka po daga lang. Kaya nga titignan ko para malaman ko kung anong meron dyan. Wag na po, ako na lang titingin. Baka mapano pa kayo dyan eh. Natigilan si Lolo. Para bang sinusuri niya ako, nakahinga ako ng maluwag. Nang sa wakas ay pumayag na rin siya. Nang makaalis si Lolo, ay mabilis akong pumasok sa loob. Nakita ko yung Sigvin na nakahiga sa sulok ng bodega. Lumapit ako sa kanya. Nakaramdam ako ng pag-aalala nang makita ko nang hihina siya. Nag-isip ako ng dahilan kung bakit siya nagkaganon. Hanggang sa maalala ko, hindi pa nga pala ito kumakain. Dahil wala namang alagang hayop si Lolo, nagpasya akong pumunta sa aming kapitbahay. Alam kong masama ang magnakaw pero ginawa ko pa rin. Nang makita ko ang alagang manok ni Tonyo, ay agad ko itong kinuha. Pikit mata ko itong dinala sa bodega. Eto, pagkain. Kumain ka. Pasensya ka na. Wala na kasing iba eh. Inabot ko to sa kanya. Parang isang tinapay na sinakmal ng alaga ko ang manok na yon. Kahit ilang beses ko nang napapakain ang alaga kong Sigvin, ay hindi pa rin talaga ako nasasanay sa sitwasyon ko. Totoo nga ang sinabi noon sa amin ni Mang Berto. Sa oras na magkaroon ka ng alagang Sigvin, ay magiging swerte ka. Tatlong araw simula nung naging alaga ko ang Sigvin, ay puro magagandang balita ang dumating sa akin. Bigla ako natanggap sa trabaho na ina-applyan ko. Kasi gusto ko nang kumita ng pere. Kasi wala nang pang-aral sa akin si Lolo. Tapos bigla ako na rin nabenta yung lupa na naiwan sa akin nila Papa. Grabe tol, tuloy-tuloy yata ang swerte mo. Oo nga eh, timing lang talaga siguro. Sus, swerte ka talaga. Kainin na natin tong dala ko. Nagtawanan kaming dalawa at tuloy lang kami sa kwentuhan habang kumakain. Nang bigla na lang may dumating. Nagtaka ako kasi hindi namin to kilala. Katunayan, ngayon lang namin to nakita sa lugar namin. Mas lalo pa ako nagtaka na makita akong lumapit si Mang Berto dito. Tapos nag-uusap sila.
Dahil malayo sila sa amin, hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Nang mapatingin sa direksyon ko ang isang lalaki, bigla akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag pero parang masama ang kutob ko sa kanya. Hanggang lumapit na to sa akin. Tinanong niya ako tungkol sa nawawala umano nilang alaga. Nung una, hindi ko lang kung anong ibig niyang sabihin. Pero na mapagtanto ko, mukhang alam ko na kung ano yung tinutukoy niya. Sigurado ka bang wala kang nakita dito? Opo, bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Kung sakaling may mabalitaan ka, balitaan mo lang ako. Sige po. Hindi na sila nagtagal pa. Nang tuluyan na nagsiwian mga yon, ay agad ako nagtungo sa bodega. Nakita ko doon ang alaga akong kumakain ng isang hilaw na manok. Lalabas na sana ako nang bigla ako makarinig ng boses sa likod ko. Sabi ko na nga ba, kaya ka biglang sinuwerte dahil nasa'yo yung halimaw na yan. Hindi ka agad ako nakakilos dahil sa sobrang gulat. Naningas ako sa aking kinatatayuan nang bigla na lang inatake ng sigbin si Mang Berto. Pagkakita ko rito, nagkaroon yun ng malaking sugat sa kanyang tiyan at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Tapos nahulog mula sa kanyang kamay ang isang napakatulis na kutsilyo. Nagulat ako sa nakita ko, pero dala ng kaba, agad akong lumabas at sinarado ko muna ang bodega. Inisip ko kung baka may nakasunod sa kanya. Matapos to, hindi ko alam kung saan ko itatago ang bangkay ni Mang Berto. Pero paglipas ng isang oras, sinilip ko yun at pagkakita ko rito, ay buto na lang ang natira. Nilagay ko kagad yun sa isang malaking plastic. Nang masigurado kong wala ng ebidensya, ay inilibing ko to sa likod ng bodega namin. Kinabukasan ito, ay nagsimula nang maghanap ang pamilya ni Mang Berto. Bigla na lang daw kasi itong nawala na parang bula. Isang linggo ang lumipas, ay hindi na nila nakita si Mang Berto. Kaya nagpasya na silang maghanap kung saan saan. Ano kaya nangyari kay Mang Berto, no? Hindi ko nga rin alam eh. Baka nawala sa gubat, kakahanap dun sa sigbin. Baka nga, masyado kasi siyang baliw sa hayop na yun. Ewan ko ba dun? Sa tingin mo kinain kaya siya nun? Ewan, hindi ko na masyadong pinahaba ang usapan namin na rin eh. Dahil nahihirapan na ako magsinungaling. Nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Tumutulong pa nga ako minsan sa paghahanap kay Mang Berto eh. Pero isang araw, pagka-uwi ko sa bahay namin, nagulat ako nang makita ko yung lalaking kasama noon ni Mang Berto. Nagpakilala siya sa akin bilang si Rolando. Gusto niya raw akong imbitahan sa bahay nila para magbigay ng kasagutan sa mga katanungan niya. Ayaw niya daw kasi may ibang makalam at makarinig, kaya gusto niyang sa bahay nila to pag-usapan. Pumayag ako dahil sa isip ko, ayokong paghinalaan nila ako tungkol sa pagkawala ni Mang Berto at tungkol sa sigbin. Kinagabihan ay nagtungo kami sa bahay nila Rolando. Medyo iba yung pakiramdam ko nito. Sobrang kaba. Tapos pag nakikita ko pa yung labas ng dinadaanan namin, sobrang liblib nun. Ewan, parang may kakaiba sa mga to. Pagkarating ko sa bahay nila, nakita ko ang daming tao. Ang iba sa kanila, ang sasama ko makatingin. Pinaupo nila ako sa isang upuan at agad na siyang nagtanong, nasaan ang alaga ko? Anong sinasabi niyo? Anong alaga? Huwag mo nang itangge. Alam kong nasa iyo ang alaga ko. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Hindi ba ang sigbi na may gawa ng swerte mo? Hindi ko napagsalta ng sinabi niya to. Paano niya nalaman ang tungkol sa alaga kong sigbin? Alam kong nagtataka ka. Itong mga nakikita mo dito ay dahil sa sigbin na yon. Dahil lang totoong may-ari ng sigbin na yon, walang iba, kundi ako. Huminto siya sa pagsasalita at tumingin sa akin. Bigla siyang ngumisi, dahilan para magsitayuan ang mga balahibo ko. Kailangan namin siya sa aming angkan. Alam mo ba kung bakit? Napailing ako at paulit-ulit na nilulunok ang laway ko. Dahil siya ang tagahatid ng pagkain namin. Para akong tatakasan ng bait nang ngumisi si Rolando sa akin. Kitang-kita akong matutulis yung pangil. Sa sobrang takot ko, ay mabilis akong tumayo at tumakbo ako palabas ng bahay niya. Habulin niyo, buhay niyong ibalik dahil kailangan ko ang sigbin na yon. Patayin niyo lahat ng haharang. Sige po, sir. Mas lalo akong kinilabutan na makita akong hinahabol nila ako. At nagulat ako dahil ang bilis ng mga to. At paglingon ko sa di kalayuan, nakita ko mga itsura nito. Para silang mga aso. Dito ko na napagtanto ang lahat. Si Rolando pala at ang mga kasama niya ay mga aswang. Hingal na hingal ako nito. Tuloy lang ako sa takbo kahit madilim ang daan. Nang bigla na lang may isang lalaki ang humarang sa akin. Saan ang punta mo? Lumingon ako sa likod ko at nakikita ako nang papalapit sa akin ng mga tauhan ng Rolando na yon. Nang bigla na lang lumitaw ang sigbin sa harapan ko at sinakmal niya yung lalaking humarang sa akin at nilamutak yun na parang hayo. Lumayo ako ng konti habang pinagmamasdan ko kung paano niya paslangin ang lalaking yon. Tapos tinawag ko na siyang umalis na kami. Tara na! Malapit na yung mga tauhan na gustong kumuha sa'yo! Tumingin lang sa akin yon na parang pinapaalis na ako. Pero umiling ako dahil ayoko siyang iwanan. Hindi kita iiwan dito! Ang dami ng mga yan! Baka may gawin silang hindi maganda sa'yo. Minsan lang ako nagkaroon ng totoong kaibigan. Hindi dahil sa swerte ka. Kahit kunin nila lahat ng meron ako, huwag ka lang mawala sa akin.
Pero umungol siya na parang tinataboy niya na ako paalis. Dito na ako natauhan nang makita ko ang grupo nila Rolando. Nakahinto yun sa amin pero hinarang yun ang kaibigan kong Sigbin. Hanggang umatake sila para kunin ako. Pero isa-isang pinagsasakmal ng Sigbin ang mga yun. Dito na ako nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Habang umiiyak, mas lalong tumulo ang luha ko nang marinig kong umuungol na siya na parang nasasaktan na siya. Gusto kong huminto sa pagtakbo at balikan siya. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na to. Kaya nagpatuloy na lang ako sa pagtakbo. Hindi ko na alam kung tama pa bang tinatahak kong daan. Basta ang nasa isip ko lang ng mga oras na to. Gusto kong makauwi ng buhay. Nakahinga ako ng maluwag nung makita ko ang kalsada. Tuluyan na ako nakalabas sa kakahuyan at nakauwi sa bahay namin. Hindi ko akalain na makakaligtas ako sa mga aswang na yon. Dito ko na napagtanto na totoo pala ang mga usap-usapan noon tungkol sa mga gumagalang aswang. Pagka-uwi ko, hindi ako makatulog, kakaisip ko sa kaibigan kong Sigbin kung ano na bang nangyari sa kanya. Pero pagdating kinabukasan, dali-dali akong pumunta sa bodega namin. Pero wala na akong nakitang bakas na bumalik siya. Ilang linggo ang lumipas. Walang araw na hindi ko siya hinintay. Umaasa akong nakaligtas siya pero mukhang sinakripiso niya ang buhay niya para lang makaligtas ako. Umabot ng isang buwan, ngunit hindi pa rin siya lumilitaw. Dito na ako nagpasyang umalis kami ni Lolo sa lugar na to. Simula nito ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Lumipat na rin kami ng lolo ko ng bahay. Sa ngayon ay tahimik na ako namumuhay. Hanggang sa ngayon, dala ko pa rin ang sekretong pagkamatay ni Mang Berto at ang sekreto tungkol sa naging kaibigan kong Sigbin.